Pilipinas at buong mundo. It's time for Family Feud. Let's meet our two teams. Ang mga veterano ng Comedy Bars. Team Becky. Kalaban nila ang mga idol natin sa larong volleyball. Team Philippines. Please welcome Family Feud's main man, ang ating kapuso, Ding Dong Dantes! Yeah. Yeah! Welcome Team Philippines! Welcome Team Becky! Magandang hapon sa inyong lahat! And welcome to Family Feud, ang pinakamasayang game show sa buong mundo! Eto! Becky versus Bola ang labanan natin ngayong gabi. Excited na ba kayo? Nako, gabi sobrang excited na dahil dito sa Family Feud, gabi-gabi ay mamimigay kami ng 300,000 pesos. Wow! 100,000 pesos dyan para sa mananalo sa ating Guest to Win promo at 200,000 pesos para sa ating mga maglalaro dito sa studio. Nako, huwag na natin patagalin pa. Kilalanin na natin sila. Starting off with Team Becky. Yeah! Becky! Hi, Petite! Ikasa mo! Hi, Dom! Petite, pakilala na natin ngayon. Petite ang ating Team Becky ngayong hapon. Ang nag-iisang international pack-pack girl ng Bacolod, Pretty Pepay! Pretty Pepay, welcome, welcome. At syempre naman, ang comic impersonator, Becky Bellon! Hello, Becky! Welcome sa Family Feud. At ang nag-iisang rock and roll diva ng Antipolo, Osam! What's up, Osam? Ayan na, kompleto na ang Team Becky. Makikilala rin natin yung mga kalaban ninyo. Diyan lang kayo. Ito naman po ang Team Philippines! Hello, John! Jonrick, welcome, welcome. Thank you, Doc. Sino-sino mga kasama ng Team Philippines ngayong hapon? Ito na nga aking mga teammates. Simulan na natin sa aming kuya, Jesse Lopez, ang center ng national team. Kuya Jess, welcome po. And syempre, isa sa mga proud member natin na spiker, Joshua Umandal. Joshua, welcome to Family Feud. At ang huling-huling nating player, ang pinakabata sa team na center, Joshua Retamar. Joshua Red! Thank you, Petite. And John Vic, good luck po sa inyong mga teams. Eto na, simple lang po ang ating game. Ang mga sagot sa bawat tanong ay batay sa survey ng 100 Pinoy. Kailangang hulaan ng dalawang teams ang pinakapopular na sagot ng ating mga kababayan. Tapos yung team na makakakuha ng mas mataas na score after 4 rounds, ang panalo at pasok sa ating Fast Money Round. Kaya alamin na natin kung anong sinabi ng survey, pwesto! Yay! Yep. Okay. Petite, John Vic, let's play Family Feud! Yay! Oh. Isang kamay sa mesa, isang kamay sa likod. Nag-survey kami ng 100 tao. And the top 8 answers are on the board. Kompletuhin ang expression. Anak ng blank. Jonvik. Tokwa. Tokwa. Anak ng tokwa. Tignan natin. Ang sabi ni Jonvik, anak ng tokwa, ang sabi ng survey ay... Petite. Pwede pang mas mataas ang makuha mo dyan. Kompletuhin ang expression. Anak ng blank. Tokwat baboy. Oh, gusto niyo 'yan eh. Tokwat baboy. Ang sabi ng survey ay wala. John Vic, pass or play? Play. Hindi kami umurong, play kami ng play. We're gonna play. Betty, balikan muna sa family mo. Maaari pa kayo mag-steal. Standby lang kayo. Jesse, kompletuhin ang expression. Anak ng... Baka! Baka! Kokwa, baka. Okay, susunod dito. Buffet! Sabi mo, baka. Ang sabi ng survey ay... Anak ng baka. Joshua, kompletuhin ang expression. Anak ng...
anak ka ng nanay mo. Malutong, anak ka ng nanay mo. Ang sabi ng survey ay... Wala. Joshua. Joshua. Anak ng... Kung walang nanay, baka may tatay. Anak ng tatay. Ang sabi ng survey ay... Wala. Okay. Team Becky. Ready. Ready kayo. Dahil kapag mali sila dito, pwede kayo mag-steal. Mali na yan! Okay. John Vic. You have to get this. Hindi siya makatawid. Kompletuhin ang expression. Anak ng... Anak ng teteng. Ang sabi ni John Vic at Team Pilipinas, ang sabi ng survey sa anak ng teteng ay... Jesse, meron pa tayong lima. Kompletuhin ang expression. Anak ng... Anak ng... Sabi ni Jesse, sabi ng survey ay... Pasok yan! Wala. Eto na. This is your chance. This is your chance. Osang, pakiulit. Anak ng... Diyos. Okay. Okay, okay, okay. Becky, ano sa tingin mo? Anak ng... Anak ng, sabi niya. Oo. Hindi, ikaw. Wala ka. Anak ng tupa. Anak ng tupa. Anak ng Diyos. Anak ng tupa. Tepay. Yes, anak ng tupa. Anak ng tupa. Dalawa, anak ng tupa. Isang anak ng Diyos. Ano, Petit, kaya ang pangsagot natin dito? Anak ng tupa. Yes. To steal the round. Ang sabi nila, anak ng tupa. Yeah. Ang sabi ng survey ay... Answer. Pero ba? Tignan natin ang mga hindi na hulaan. Number 7, please. Anak ng Pasig. Number 6. Anak ng Weteng. Yan, madalas yan. Number 3. Anak ng Pating. Eto, number 2. Sabi ko, asan kasi anak ng... Di Paklong. Ang Team Becky ay may 37 points. Pero siyempre... Siyempre, babawi ang Team Philippines, right? Pero bago yan, ito muna ang unang question sa ating Guest to Win promo. May chance kang manalo ng 20,000 pesos kung mahuhulaan mo ang top answer sa tanong na ito. Nag-survey kami ng 100 Pilipino. Magbigay ng pagkain masarap kapag malutong. A. Fried chicken. B. Chicharon. Ipadala ang inyong sagot sa Guest to Win promo sa GMA Network website. For more details, visit our official Facebook page. Welcome back po sa Family Feud. At ngayon, kasama pa rin natin ang Team Becky at Team Philippines. Question number 2 na tayo. Pepay and Jesse, let's play Family Feud. May kalingan mo, ha? Lumagpas ka. Isang kamay sa mesa, isang kamay sa likod. Good luck, Jesse. Good luck, Pepay. Nag-survey kami ng 100 tao and the top 7 answers are on the board. Ano ang karaniwang ginagawa tuwing may family reunion? Jesse. Magkantahan. Sabi ni Jesse, magkantahan. Ang sabi ng survey ay... Diyan. Pepay, pwede pa. Ano ang karaniwang ginagawa tuwing family reunion? Handaan. Kantahan, handaan. Ang sabi ng survey dyan ay... Meron ba? Yun! It's the top answer. Pepay, pass or play? Play! Jesse, balikan muna. Babalikan ka namin dyan. Play! Becky, anong ginagawa karaniwan tuwing family reunion? Picture taking. Ang sabi ni Becky, picture taking. Ang sabi ng survey ay... Yay! Ano ang karaniwang ginagawa tuwing family reunion?
Kamustahan. Kamustahan. Ang sabi ng survey ay... Yay! Oh. Petit. Ba't kaya? Petit. Ano kaya sa palagay mo? Anong karaniwang ginagawa? Tuwing family reunion? Games! So ang sabi, games. Ang sabi ng survey ay... Nandiyan. Pepay. Ano ang karaniwang ginagawa tuwing family reunion? Swimming! Yan! Good answer! Swimming daw. Pwede! Pero tignan natin kung ano sinabi ng survey. Good answer! Dalawa na lang. Becky, ano ang karaniwang ginagawa tuwing family reunion? Nakasagot na ako, ah. Yes. Talagang gustong-gusto namin marinig ang sagot mo. Parati kang tama. 3 seconds. It's okay. Stand by. May pagkakataon ng Team Philippines. And it's your turn, Osang. Ano ang karaniwang ginagawa tuwing family reunion? Magbigayan ng regalo. Yeah! Kasama, Brad. Ang sabi naman ng survey ay... Good answer! Wala. Joshua, ano sa palagay mo? Anong karaniwang ginagawa tuwing family reunion? Siyempre, di mawawala dyan ang inuman. Inuman. Joshua, tingin mo. Tama yun, tama. Inuman din. Jesse? Inuman. Sa tingin ko, inuman. John Vic? Bilang team captain, pwedeng sundin mo sila sabi nila, pwedeng may sarili ka. Ano ang karaniwang ginagawa tuwing may family reunion? Sige. Inuman. Inuman. To steal the round for Team Philippines. Sabi nila inuman. Ang sabi po ng survey ay... Imran. Nakakuha nila. Tingnan natin kung ano number 2, please. Kwentuhan. Ayan. Kwentuhan. After 2 rounds, Team Becky has 37 points. Habang ang Team Philippines naman ay mayroong 67 points. Ibang level po ang labanan. Pang SEA Games po ito. At siguradong mas magiging exciting pang game dahil doble na ang value ng bawat correct answer sa susunod nating round. May chance kang manalo ng 20,000 pesos kung mahuhulaan mo ang top answer sa tanong na ito. Nag-survey kami ng 100 Filipino. Magbigay ng lugar kung saan maraming bata. A. Mall. B. Park. Ipadala ang inyong sagot sa Guest to Win promo sa GMA Network website. For more details, visit our official Facebook page. You're still watching Family Feud, ang Team Becky versus Team Philippines for a chance to win up to 200,000 pesos. Hindi lang po yun. Ang winning team ay tatanggap din ng additional na 20,000 pero para sa kanilang chosen charity. Kaya tuloy na po natin ang laban. Doc, Becky, and Joshua, let's play Family Feud. Isang kamay sa mesa, isang kamay sa likod. Nag-survey kami ng 100 tao. The top 5 answers are on the board. Magbigay ng pagkaing nakatusok sa stick. Becky! Hot dog. Yeah! Hot dog! Hot dog! Sabi ni Becky, hot dog. Ang sabi ng survey ay... Good answer! Hot dog! Joshua, pwede pang mas mataas ang makuha mo. Magbigay ng pagkaing nakatusok sa stick. Fishball. Fishball. May kasamang eye contact pa yun, ha? Fishball, ang sabi ni Joshua. Ang sabi ng survey ay... Oh! Mas mataas si hotdog. Joshua, teka, Becky, pass or play? Kung palaban sila, mas palaban kami. Play! Balikan mo na, Joshua. Let's go, Becky. Osang, magbigay ng pagkaing nakatusok sa stick. Banana cue! Banana cue! Yep. Okay, banana cue, sabi ni Osang. Ang sabi ng survey ay... Yan! Petit, magbigay ng pagkaing nakatusok sa stick. Barbecue! 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 Barbecue daw. Ang sabi naman ng survey ay... Good answer!
Yeah! Top answer. Yeah! Pepay, isa na lang magbigay ng pagkain na katusok sa stick. Sorry. Becky, magbigay ng pagkain na katusok sa stick. Mais. Sabi nila mais. Ang sabi ng survey ay... Uy! Wala. Wala. Standby. Team Philippines, eto na yung pagkakataon ninyo para mag-steal. Magbigay ng pagkain na katusok sa stick. Fishball, ay... Fishball. Okay. Fishball. Inulit niya. Malay natin. Baka may ibang version si Fishball dyan. So, sabi ni Osang Fishball, ang sabi ng survey ay... Wala. Okay. Joshua, ano sa iyong palagay? To win the round, magbigay ng pagkain na nakatusok sa stick. Feeling ko... Isaw na talaga eh. Isaw. Diba ganun? Isaw, Joshua. Isaw din. Isaw. Nagkasundo lang kami lahat. Isaw. Isaw. John Vic. Siyempre, teamwork to. One for all for one. Isaw kami. Yun naman. Ganyan talaga ang spirit. Sabi nilang lahat, isaw. Tignan natin kung yun din ang sabi na survey. Lamang pa rin ang Team Philippines. Pero huwag kayong malungkot, Team Becky. Dahil sa susunod na round, times 3 na ang makukuha niyong puntos. Okay? So ibig sabihin may pag-asa pa rin talaga manalo. Kaya samantala, sa mga nag-aabang dyan, ipakikita na namin ang huling Guest to Win promo question for tonight. May chance kang manalo ng 20,000 pesos kung mahuhulaan mo ang top answer sa tanong na ito. Nag-survey kami ng 100 Filipino. Bukod sa t-shirt, ano pa ang karaniwang hinuhubad? A. Underwear. B. Relo. Ipadala ang inyong sagot sa Guest to Win promo sa GMA Network website. For more details, visit our official Facebook page. Welcome back po sa Family Feud. Matindi pa rin ang laban ng Team Becky at ng Team Philippines at eto na ang ating last head-to-head battle. Osang and Joshua, let's play Family Feud! Wow! Osang, may chance pa kayo umabol, okay? Kasi sa round na ito, triple na o times 3 ang value ng bawat correct answer. Kaya eto na talaga ang ating deciding round. Let's go! You can do it. Good luck! Nag-survey kami ng 100 tao and the top 4 answers are on the board. Ano ang karaniwang ginugupit? Osang. Buhok. Buhok. Buhok ang sabi ni Osang. Ang sabi ng survey ay... Buhok. Top answer. Osang, pass or play? We're gonna play. Joshua, balik ka muna sa inyo. Petit, ano ang karaniwang ginugupit? Papel! Ang sabi niya, papel. Ang sabi naman ng survey ay... Pa! Karang pa! Pa! Pepay, ano ang karaniwang ginugupit? Tela! Yes. Tela! Ang sabi nila tela. Ang sabi po ng survey ay... Yes. Ano ang karaniwang ginugupit? Sinulid. Sinulid. Tignan natin kung ano sabi ng survey. Wala. Oho. Osang, ano ang karaniwang ginugupit? Tali. 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 Okay. Tali. Sabi ni Osang, tali. Pwede. Ang sabi ng survey ay... Pwede! Wala. Team Philippines, standby. Ano ang karaniwang ginugupit? Yung hirap ako, kuko! 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 Okay. Kuko! Ito na. Ito na po, sitwasyon natin. Kung tama po ang nakuha nila, sigurado, panalo na po sila. Pero kung mali, may pagkakataon si Team Philippines to steal the round. Tignan natin kung ipapanalo ng sagot nilang kuko ang round na ito o ng buong game sa hapon na ito. For the win, ang sabi nila kuko, ang sabi ng survey ay... Kuko! Kuko!
friends, don't feel bad because mag-uuwi pa rin kayo ng 50,000 pesos. Good luck sa inyo and congratulations for playing. Nandito kami, susuporta sa inyo 100%. Let's go Team Philippines! We love you, Team Philippines! And Team Becky, congratulations, you have won 100,000 pesos. Pero pwede pa yung madoble sa ating Fast Money round. So sino ba sa inyo ang maglalaro sa Fast Money? Kailangan ko ng dalawang players. Si Petit sa sige, ako ikaw? Si Pepay. Petit and Pepay, okay. Petit and Pepay ang maglalaro, kaya wala na pong lipatan. Magbabalik ang Family Feud! Yes, 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 yes. Ano sabi ng survey? Family Feud. Ano sabi, sabi, sabi? Kanina po, nanalo na ng 100,000 pesos ang Team Becky. Ngayon, may chance silang doblehin ito. Si Petit ang una maglalaro habang nasa waiting room naman si Pepay para hindi niya tayo marinig. Petit, let's play Fast Money! Petit, payat, diba? Para manalo ang team ninyo, kailangan kayong magkaroon ng 200 points. Okay. Para makuha nyo ang additional 100,000 pesos. Dodoblehin natin yung 100,000 ninyo. So, magtatanong ako sa iyo ng limang tanong sa loob ng 20 seconds, kailangan masagot mo lahat na ito. Ngayon, kapag hindi ka sigurado or hindi mo alam, pwede ka mag-pass. At babalikan natin yon kung may oras pa. Kung ano yung first answer mo, yun ang last answer na i-consider namin. Yung timer na isiset ko, magsisimula lang pagkatapos ko basahin ang unang tanong. Okay? Give me 20 seconds on the clock, please. Good luck. Sa isang araw, magkano ang dapat baon ng bata sa school? 20 pesos. Pagkaing inilalako sa daan? Banana queue. Ginagawa ng taong lasing? Maingay. Ano ang pagtanggal mo ng pagod o stress? Pagkain. Bukod sa Monday, magbigay ng day of the week? Tuesday. Petit, tingnan natin kung ilang points ang nakuha mo. Excited na ako para sa'yo. Okay, sa isang araw, magkanong dapat baon ng bata sa school? Ang sabi mo, 20 pesos. Ang sabi ng survey ay... 4! Pagkaing inilalako sa daan, ang sabi mo, banana queue. Ang sabi ng survey ay... 16 points. 16. Tatlo pa, ginagawa ng taong lasing. Ang sabi mo, maingay. Ang sabi ng survey ay... 54! Wow! Ano ang pangtanggal mo ng pagod o stress? Ang sabi mo, kumain. Pagkain. Ang sabi ng survey ay... 16 points. Lumalaban pa. 68 to go from your 200,000 pesos. Bukod sa Monday, magbigay ng day of the week. Sabi mo, Tuesday. Ang sabi ng survey ay... 33 na lang ang kailangan ninyo. Balikan muna sa iyo, family. Tignan natin kung paano sasagot si Pepay. Wow! At this point, tawagin na natin si Pepay. Welcome back, Pepay! Pepay, gusto kong hulaan mo kung ilang puntos ang nakuha ni Petit out of 200. Kasi 200 lang ang kailangan ninyo para makuha ninyo ang 200,000 pesos ngayong hapon. School! Parang feeling ko... Sasagot niya kaninang tokwat baboy, parang feeling ko nasa 10 pa lang kami. 10, okay. So ang nakuha ng iyong partner ay 167. Ay! Parang mabigat sa akin to! Hindi, kala mo lang yan. 33 na lang ang kailangan mo. Pero naniniwala akong kayang-kaya mo yan, Pepay. Yeah! Kaya! Ngayon, magbibigay ako sa iyo ng limang tanong. Kaparehong mga tanong na ibinigay ko sa kanya. Pero this time, kailangan mo siyang sagutin within 25 seconds. Kapag marinig mo ito, ibig sabihin, nasagot na niya yon, kailangan bigyan mo ako ng bagong sagot. Yeah.
Yes. So okay. Yung first answer mo, yun na yung last answer, hindi na pwedeng palitan. Okay. Pero kung may duda ka, hindi ka sigurado, pwede mag-pass. At kung may oras pa, babalikan natin yung number na yun. Okay. So magsisimula lang yung timer natin pagkatapos ko basahin yung unang tanong. Ayos? Yes, ayos! Kayang-kaya mo. Ipapakita natin sa viewers sa bahay kung ano yung mga sagot kanina ni Petit. Kayo lang po makakakita niyan dito sa studio, hindi po malalaman niyan. Pepay, you're ready. Give me 25 seconds on the clock. Sa isang araw, magkano dapat ang baon ng isang bata sa school? 100. Pagkaing inilalako sa daan. Banana cue. Isa pa. Sapin-sapin. Ginagawa ng taong lasing. Natutulog. Ano ang pangtanggal mo ng pagod o stress? Masahe. Bukod sa Monday, magbigay ng day of the week. Wednesday. Yeah! Yeah! Alamin natin kung sapat ang makukuha mong points para umabot ng 200 or more. We just need 33 points. Yay! Pepay. 33 na lang po ang kailangan. Ito na unang tanong. Sa isang araw, magkano ang dapat baon ng bata sa school? Ang sabi mo, 100. 33 points ang kailangan. Ang sabi ng survey ay... 12 points. 21 na lang. 21 points to go. Top answer pala dyan sa, ano, sa number 1 ay 20 pesos na nakuha mo. Yung top answer doon. At para sa pangalawa, pagkaing inilalako sa daan, ang sabi mo, gusto mo rin sabihin yung banana cue eh. Pero hindi pwede, pinilitan natin. Sapin-sapin, ang sabi niya, pero ang sabi ng survey ay... Alamin po natin yung mga top answers. Tama, yung sapin-sapin ay ang top answer. Ginagawa ng taong lasing. Top answer ay nag-iingay na sinabi mo. Ang top answer sa ano pantagal mo ng pagod o stress? Cellphone ang top answer doon. At bukod sa Monday, magbigay ng day of the week. Tuesday, nasagot ni Petit. Congratulations! Okay, anong masasabi ninyo? Anong masasabi ninyo sa inyong panalo? Sobrang saya, sobrang malaking tulong sa amin, Kuya Dong. Sobra, promise. Sabi ko, lahat kami anak ng Tokwat Mamo! Okay, Team Philippines, dito kayo, dito na, tara. Dito tayo. Okay, Team Philippines, tayo ay isang buong team. Family feud ngayon, napakasaya, nanalo kayo. Alam nyo, hindi lang po ang Team Bekin nanalo, of course. Gaya ng sabi ko kanina, ang kanilang chosen charity ay makatatanggap po ng 20,000 pesos. May napili na ba kayo na charitable institution? Nakarang taong, every Sunday, may binibisita ako ng Boy Scouts sa Marikina. Sa mga bata sila, so I'll give them food, mga toy Christina. Sige, baka pwede doon na lang maibigay. Sa mga nag-join sa ating Guest to Win promo, bisitahin ang aming official social media accounts for the announcement of the winners. Maraming salamat po. Ako po si Ding Dong Dantes. Araw-araw na maghahatid ng saya at papremyo. Kaya, mag-ihula na at manalo dito sa Family Feud!